sumandra na tayo. Correction pala, Gwangnam is not part of Moynihan. Gwangnam is a separate province pa dito sa Tana. Papunta na tayo ngayon sa Hoi An and 20 minutes ang ibabiyahin natin from here to Hoi An. And after a 20-minute drive, we made it to Hoi An! Happy ba kayo? Yes! Yes! Welcome to Hoi An! Kung gusto niyo ng bebe ayon. Ano? Kung gusto niyo ng bebe ayon. Oo, oh, ayan. Pakita ko sa inyo. Gusto niyo ba ng bebe? Ayan o. Oh. May bebe. Uy, na naman. Tatawid na naman tayo. Ang pagtawid sa Vietnam ay isang malaking pagsubok. So, quick history lang ng Hoi An. This is an ancient town in central Vietnam. Alam nyo naman, nasa central Vietnam tayo. Danang, Hoi An. Again, Hanoi is the northern part. Saigon or Ho Chi Minh is the southern part. Then, central part is Danang, Hoi An yan. So, nasa central part tayo. And this Hoi An ancient town used to be a port para daw sa mga traders noon. Kaya marami daw pumupunta mga foreigners dito such as Chinese, Japanese and French. Kaya yung mga buildings dito inspired by those three people na pumupunta dito noon. May mga bridge daw dito na for Japanese, yung mga bahay na gawa ng Chinese, tapos yung mga ibang buildings ay inspired sa French or European. Kaya maganda daw talaga yung vibe dito sa old town ng Hoi An. Kumuha lang kami ng ticket, may pupuntahan kaming isang tourist spot dito, tapos free time na lang natin mag-ikot-ikot. Ito siya, the ancient town of Hoi An. Lakad na tayo. Ah, okay, later. Okay. May pupuntahan daw tayo dito. Wow, sarap ng donuts. So we're now on our first stop. This is the central market in Hoi An. Tapos marami na siyang mga tinda sa gilid. Nakapasok na lang tayo sa old town mismo. So hindi pwede ang vehicle. Meron lang yung mga seat low. Para siyang rickshaw, ganun. Or pedicab sa atin. So that means rich people will use a rickshaw. Ah, rich people. Okay. Now it's very common. Old town, Hoi An. Pukin, Chinese temple. Ah, ito pala yung sinasabi niyang temple ng Chinese. Dito tayo sa loob ng Chinese temple. So, mga incense pala to. How much is this, Ann? $15. Ah, $15. Okay. Tapos ilalagay daw yung mga name ng family members, tapos yung mga wish incense. Just walking around the streets of Hoi An. Nauna na akong saglit kasi nagpapapalit pa sila ng pera doon. Sabi ko, I'll just walk around here. I know, thanks. Picture tayo dito. Magpo 0.5 picture na ako dahil wala tayong taga-picture. Look at this street. Ang cute. Cute alley. Papunta na tayo sa next stop natin. It is an old house daw na around 200 years old na daw. So we're gonna walk for around 10 to 15 minutes. Hindi ka pwedeng babagal-bagal dito. Masasagasaan ka ng mga bicycle. Ano ba tawag doon? Rickshaw.
alam mo, napansin ko dito, ang daming mga, ayan, mga shops for suits. Mga around $200 daw, sabi ni Anne. Cute earrings. Tingnan niyo to, silk na naman. The 78 Taylor. Banh mi. Ay, ito na pala yung may labas. Okay. Tingnan natin dyan mamaya. Yung parang may ano, body of water. Pag nag-search ka dito sa Hoi An, di ba? Doon, no? Ayan. Ito pala yung house na pupuntahan natin. Nako Tangki. National Heritage House. Sabi ni Anne, 200 years na lang itong nakatayo. Sit down daw muna kung na-confirm yung sa entrance. Kasi ang ginagawa, since we are sponsored by Danang Tourism, merong sulat na hawak sa from Danang Tourism mismo. So, parang it's like a letter to the mga entrances dito. Please allow these people, they will be touring around Danang, ganun. So, yung kina-confirm pa rin. I'm an old owner with 8 generations. The old woman in that photo is the third generation, number three. Old man here is the fourth, and couple over there is the fifth. And now the sixth, the seventh, and the eighth generation. They still be upset. I'm the architect of this now, we are a combination of three cultures, Japanese, Chinese, and Vietnamese. Above of the living room here, this is the Japanese culture. Look at behind the lantern, you see a three pin with five sharp colors. Three pins symbolize for the heaven, the earth, and the human being. And five short colors for five basic elements, metal, water, wood, fire, and earth. And it looks like our hand. Three men line our hand and five your finger. This is one, two, three, four hands of our foot in the living room. That is the Japanese culture. On the dragon board, yeah, your friend here, and this one, the year dragon, and dragon symbolize for powerful long life. Wow. And the zodiac in Vietnam, we have a small different with the Chinese. In Chinese, they have a rabbit, but in Vietnamese, we don't have rabbit, we have a cat. Oh. And this year in Vietnamese, the year of the cat, and cat symbolize for friendly and young in the heart. Yeah. In Chinese, yeah, they have a cow here, right? But in Vietnamese, we don't have a cow. We have a buffalo. And buffalo is symbolized for strong and healthy. For me, 1995. 1995, the year of the pig. And the pig symbolized for happiness. Happy in the life. Wow. The 1979. Naku, nagkakabooking ang taong. And the girl symbolized for love. Many people. Wow, love. Sana all. Sana all. That's true. How many loves? How about you? Me, I'm 1991. The year of the goat also, oh, the same animal of this herb. And the goat symbolize for love. Yeah. I love you. We have another more of your year. One time we have a poodle for keep luck and special name of Huyan. Fresh ring like this, you can wear a ring like necklace, or you can keep pocket or wallet to keep your luck here. The price to the 30,000 Vietnam dong. 30,000 Vietnam dong. You can get for yourself, for your family, for your friends. Small souvenir. Oh, I like that. Yeah. Okay, I'll get one. Something in the house. Look like the eye of the dog. Yeah, yin and yang for protection, protecting the owner. And after that, we have the unicorn. The unicorn is mean money come in, not go out. Keep the money. I need that. So where do we put this one? Hand in the front door. Ang cute. May Hoi An na nakasulat sa likod. Tapos, good. Symbol for love. According to Vietnamese Oriental Zodiac. Ah, okay. So, bahain daw pala dito sa Hoi An. Ang pinakamataas ay yun, 1964 pa. Sumunod yung September 2009. Parang undoy. You can go anywhere and take some photo if you like. Enjoy okay. Your time. Have a good day. Thank you. Thank you. And we made it. Nakalabas na tayo ng house. Nakabili na tayo ng mga coins. And wow. Ang ganda dito, fam. Look at that. Ang ganda ng vibe.
ito pala yung nakikita ko sa mga social media. Now, nandito na tayo. Where do we go next, Anne? Free time? Free time. Yay, free time! You go over there with the night markets. Okay. And then you take the time, and after that we just move. Okay. Because we had a very big. Okay. Lakad tayo. Na-excite ako. Ang ganda dito. Napanood ko lang to sa ano eh. Saan nga ba yon? Yung may movie na... Ay, nakalimutan ko yung title. Basta yung dito sila nag-shoot sa Vietnam. Sa Netflix ko yata yung napanood. Alam ba yun, fam? Alam niyo yun eh. Yung para siyang... She used to be a travel agent. Tapos... parang na-heartbroken siya, ikakasal yata dapat siya, or ina-expect niya magpo-propose sa kanya yung boyfriend niya, pero hindi. Parang ang sinabi, eh, magtatrabaho daw pala sa malayong lugar. So, na-disappoint siya, ganun. Tapos, she went to a project here in Vietnam, parang travel agent sila, gusto niya pumunta dito kasi may i-acquire silang travel agency na sikat dito. Kasi yun, na-in love siya. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko yung title. Basta maganda siya. Okay, lakad tayo around the bridge. Tawid tayo doon sa kabila. Parang mas colorful yung mga lanterns doon. So yun naman, we made it to Hoi An. Uso dito yung color yellow, no? Ang masasabi ko lang, ang vibrant ng color dito sa Hoi An. Tapos uso din dito yung mga ganito. Bibilin yan, tapos papalutangin sa dito, sa ilog. Kung makikita nyo, ayan may mga lanterns. So, pwedeng sumakay dyan. Pero naka-life jacket pa din. Tapos, kapag sumakay ka, pwede kang bumili ng candle. Tapos, iiwan mo na siya sa ilog. Ayan o, oh, may mga ano lumulutang na candle. Diba? Okay, fam, that's it. Our Hoi An experience is really, really, really short. Biten, nakakabiten. Kasi I like the vibe here. I shall return. We shall return here in Hoi An. Babalik tayo and we're gonna explore those streets. And maybe next time, we're gonna stay longer here in Hoi An. Baka mag ilang nights tayo dito. I like the vibe here. Grabe. We have to go kasi meron pa tayong mga pupuntahan. May mga itinerary pa tayong kailangang gawin. Let's go! I love Hoi An! Super thankful to Danang Tourism and Cebu Pacific Air for bringing us here. Grabe. Such a dream come true. I love Hoi An! Fam, ang ganda dito sa Hoi An. It is such a vibe. Wow! Well, ito na yata ang pinakamagandang nakita ko na ganito. Look. Ay, ang sarap pag-explore. Babalik tayo dito sa Hoi An. Okay, naglalakad na tayo pabalik. Kasi we'll go to our next stop pa. Miss stop lang ako dito sa group. Kasi nagugutom na ako, fam. Yung huling kain natin is yung lunch pa kanina. Ano na ngayon? 5:35. Malianda muna tayo ng crepe. Banana pancake with Nutella. Ang tawag pala dito ay Ban Choy Thai. Yay, we got it. Kainin natin na ba naglalakad? Kasi inintay na tayo doon. Nakakasad, but let's say goodbye to Hoi An. Naubos ko na yung pancake, sinare ko rin sa kanila. Nasarapan din sila. Hello. Nag-aano sila, sepak takraw ba yun? Ayun o. Yan ang service natin. Ay, let's say goodbye to Hoi An. Currently, 5:40. Ito na tayo sa ating shuttle service, fam. Sobrang ikli lang time natin sa Hoi An. Kaya sabi ko, babalik at babalik tayo dito. I love the vibe. Gusto ko magstay dito ng mga 2 to 3 days, no? Para lang pa-feel talaga natin ang Hoi An. And good thing, kasi Cebu Pacific now offers flights 3 times weekly to Danang, di ba? Every Tuesday, Thursday, and Saturday. So we can go back here in Hoi An anytime we want. Kasi may direct flight to Cebu Pacific sa Central Vietnam. So yun naman ang kagandahan, di ba? Kaya fam, book na kayo sa Cebu Pacific if you wanna go here sa Hoi An.
And we're back sa Da Nang City Center. And it's currently 6:30 p.m. Vietnam time. And our next activity is kakain muna tayo ng dinner. So nandito tayo sa Am Thuc Fry and Grill. Let's go! May energy pa tayo pa. Although hindi ako nakatulog sa shuttle kasi inaayos ko yung thumbnail for our next vlogmas. Kasi diba everyday tayo nag-upload ng vlogs. So sinisingit-singit ko lang talaga kapag may time. Kapag nasa shuttle service, tas wala kaming masyado activity, dun ko sinisingit yung pag-e-edit ng thumbnail. Kasi ako pa rin yung nag-e-edit and gumagawa ng thumbnail para sa upload natin sa YouTube. Tapos review-review na rin ng vlogs kapag may time. This is where we will eat Da Nang local foods, Am Thuc Seo Fry and Grill. Hi, you're so cute. Yan, yung color yellow pala symbolizes happiness and prosperity. Kaya pala puro yellow yung mga buildings nila dito. Kaya pala naka-yellow yung isa nating kasama dito. Did you know? No. Sabi ko bagay lang sa akin. Wow, ang lamig naman dito. Isang long table. May entry. Ano? Layuan mo ang talk show. Wow, gusto ko yun. Habay. Layuan mo ang talk show. I'm seeing a lot of gulay again. Ganito talaga yung mga plates nila, no? Ganito lang kaliliit. Fam, what a feast. Sabi ni Miss Rian, tag-iisang bilao daw kami ng gulay. Wow, hot pot. Yay! Sarap tong ating dinner! Okay! One by one. Same nung kinain natin sa night market. Para siyang vegetable burrito. Maraming gulay, may meat sa loob. Good. Ang sarap nito, parang meatball. Na nakadagay sa stick. Gulay overload tayo, fam, no? Nakakatuwa kasi gagawan kanila nung ganyan, no? Sila yung magbabalot for you. Although parang medyo nakakapagod for them kasi lahat kami binabalutan niya. Pero baka ganun talaga dito. More gulay! More gulay tayo dito sa Vietnam, no? Fam, tapos na tayo kumain ng mga gulay-gulay. Hot pot naman tayo. Pero may gulay pa din. Niluluto na. Tinitignan yung menu. The $4.99 for all. Mura, fam. Ito yung kinain nating set combo. Alam niyo kung magkano lahat to? 499,000 Vietnamese dong. So that's about how much? 1,100. Grabe, ganito karami yung food. Wow. Mura talaga sa Vietnam. Ang galing kasi sila din maglalagay. Kailangan na nating bilisan kumain kasi may habon na tayong isang event pa. Da, anong show? Audai show. Come on. Let's try it. Ayun siya. Masang gulay? Pamasang gulay? Paano ang daming gulay? Tapos na tayo kumain yan ng aftermath. Dami pa natira, no? Pero we need to leave kasi may nag-schedule tayo para tayong mga artista dito. Sayang yung food. Pero alam nyo, fam, di ba sobrang mura? 499K. So that's about less than 1,200 pesos for all of that. Sobrang mura, no? Let's go to our next stop. Wala silang napkin, so ako nakapagtakip ng damit. Ayan, ang dami kong talsik. Alam nyo naman, as a clumsy eater. Pero magpapalit akong damit, may black pa ako dun, diba? Magpalit na lang tayo. And just like that, we're now here on our next stop. Grabe pala talaga tayo si Taylor Swift. Pagkapasok ko ng shuttle kayo na nagpalit, agad ako ng damit.
Grabe, ang hectic ng schedule, but masaya. Now, nandito na tayo sa Audai Show Danang. Pakita ko sa inyo. Ayan siya, Audai Show Danang. So, this is like a show. Manonood tayo ng show. And Audai is the traditional costume of Vietnam, no? So, that's what we're gonna watch today. Naririnig ko na from here. Binigay parang Rice Krispies. Đám cưới truyền thống Việt Nam. Áo dài biểu tượng văn hóa truyền thống quốc phục của người Việt Nam. Áo dài luôn là trang phục đẹp văn hóa của người Việt Nam xưa.
Konting-konting clips lang. Ang masasabi ko lang, ang ganda. No, it's a nice experience na maka-watch ng Audai show. It showcases their traditional costume. Iba't iba. Tapos kung saan ginagamit, may istorya. Ang galing lang. Nakakatuwa. Ay, may pag-give sila for us. Thank you, Audai show. Magpipicture tayo. Ayun ang ating mga model. Audai show. Bye bye. Hello, I love Katrina Cray. Yes, Philippines. Katrina Cray is my idol in Philippines, oh, in my heart. Oh, nice. Thank you. Thank you. We enjoyed the show. So it's 9:15 p.m. here in Da Nang, Vietnam. And nandito na tayo sa ating last stop for today, ang Asia Park. Iconic ito dito sa Da Nang dahil they have this big, big, big Ferris wheel. No? Tapos it's an amusement park na rin. So tara, i-visit natin ang Asia Park saglit before we end our day here. Ayan siya, oh, Sun World. Kita niyo yung Ferris wheel. Sasakay tayo dyan. Chemtroy, Italia. Uy, ice cream. I want ice cream. Bili tayo ice cream for 25,000 Vietnamese dong. 25,000 ay around 60 pesos. Not bad, di ba? I mean, mura talaga. Thank you. Let's fly everyone to Da Nang! Entrance fees, 120K. Magkano yun? Like 120 pesos. We have an ID. O di ba may pa-ID tayo? Bongga. Gusto ko yung Ferris wheel. I wanna ride the Ferris wheel to see the whole of Da Nang. Grabe, napakalaki ng Ferris wheel, fam. As in, parang this is yata the biggest Ferris wheel I've seen. Is this biggest than Dubai? Kasi nakita natin yung sa Dubai, di ba yung sa Blue Waters? I'm not sure if this one's bigger. I'll check sa Google. Imagine ninyo, kasama pala to sa top 5 biggest Ferris wheels in the world. Wow! Mas malaki pala yung sa Dubai. Nasa 200 plus yung Dubai eh, yung height. This one's 115. Pero kasama pala siya sa top 5. Highest pala, highest Ferris wheels in the world. And sasakay na tayo, fam. I'm so excited. Kasi I wanna see the whole of Da Nang. From the Ferris wheel. Okay, it's 9:30. So 10 magko-close yung attraction. So sumakay na tayo ng Ferris wheel. Baka masaraduhan tayo. Si Erwin is not gonna ride kasi takot daw siya sa heights. The three others will go to the horror house. Eh sabi ko, hiwalay din naman kami ng cabin. So I'll go ahead na with the Ferris wheel para hindi sayang yung oras, diba? Time is precious. Here it is, Loy Vau Sun Wheel entrance.
dahil pampalaruan doon sa loob. Ciao! Go and ride the Ferris wheel. I'm so excited. Although, I have a fear of heights. Pero for some reason, sa Ferris wheel, hindi ako natatakot. Isa lang ang kinatatakot ng kung Ferris wheel. Yung sa Enchanted Kingdom, kasi bukas yung Ferris wheel doon. Pero itong mga ganito na naka-close, sakto lang, di naman. Yay! Here we go! Let's go! And we're here, nasa loob ng Ferris wheel. Is that Vietnamese? Yes. Okay. Medyo mabagal pala siya. So bago yung Samoa, ganito din ang makabagal. Tapos, sarado siya, kaya hindi siya nakakatawa. Let's go. 15 minutes daw to, isang buong paikot. Yan na, may view na tayo, fam. We can see here the Dragon Bridge. Medyo malayo nga. Yan na. Tapos, ang ma-observe ko, hindi masyadong clear yung salamin. Pero yan, pag nilapit mo naman yung phone, kita naman. Pero pag ganyan, hindi masyado. Ngayon natin dito sa kabila. Yan, ito kasi may screen, so pwede i-ganyan yung phone. Wala pa tayo sa tuktok. Yan pa lang. So I ask Anne kung ano itong tower na to. Ano daw to? Parang to commemorate those people na lumaban sa Vietnam War. Siyempre, Danang is part of Vietnam. So, kasama sila sa Vietnam War. We can see the Lotte Mart from here. Lotte Mart, kasi ang laki ng market nila sa mga Koreans, di ba? So they have a separate or a big Lotte Mart here. Yes, this is the whole of Danang! Wala pa tayo sa taas. Medyo nakakalula lang pag tumingin ka sa ilalim. O, ito naman yung view ng ilog. Ganda, no? Fam, ayan na. Nasa tuktok na tayo. Wow! Ang ganda. Hindi lang siya mabigyan ng justice ng aking camera. But that's our view. That's the whole city of Danang, Vietnam. Ito na, pinakatuktok na to. Peak na. Ayan na, pababa na tayo. Wow! That's the city. Ito yung view sa kabila. Tapos, ito yung sa may river. Yeah, Han River. Han River. Diyan tayo nag-cruise ng isang gabi. Ang bilis ng 15 minutes, no? But the view here is nice. Okay, that's it for our Ferris wheel experience. Masaya, ang ganda ng tanawin. Although, mas gusto ko sana yung clear sana to para mas maganda yung kuha. Pero yeah, medyo malabo siya kaya okay lang naman. So, bababa na tayo! Thank you very much! Thank you! Come on! Thank you! Oh, ang dami pa namin energy, fam. Kasi ang ganda ng tugtog nila eh. Diba? Papapaindak eh, oh. Oh, come on! Sorry pa pala tayo. Naaliw ka sa pagsayaw, ah. Okay, we're going out. Sakto lang, 9:55 PM, magsasara na sila. Good thing na nakasakay tayo ng Ferris wheel, di ba? At nakita natin ang whole of Danang. Palabas na tayo, gabi, pinupuwis na lang sa kaharutan naming sayaw-sayaw, Yay! Andiyan ang ating sundo. Let's go! It's 10:10 PM here in Danang and nandito na tayo sa Premier Village Danang Resort. Balik na muna tayo ng villa natin. And we're finally back sa ating villa room. So, ipakita ko muna sa inyo yung mga nakuha nating mga freebies tonight.
Ay, ito pala yung nabili natin sa ano, Vin Wonders. Ang cute, no? Yung Vietnam na keychain. Tapos, this one ay Vin Wonders, Hoi Anna, and then Quang Nam. Tapos, ito daw yung map ng Quang Nam. Diba? Tapos, meron tayong picture from Vin Wonders, Nam Hoi An. Nam Hoi An pala siya. So, part siya ng Hoi An. Medyo nalilito ako dun, fama. Pasensya na kung ano. Basta, Quang Nam Hoi An yan. Magkatabi yan. Or part. Yeah, tapos ito yung picture natin sa giraffe. Ang cute. Yay. Thank you kay Seb Fam for giving us our picture. Okay, next, we have the Auday Show. Fam, you should try the Auday Show. It's one for the books experience. Ang ganda, showmanship, and all the costumes magaganda, yung mga performers mga gwapo't magaganda, so nakakaaliw talaga. Tapos binigyan tayo ni Auday Show ng Weasel Coffee. Weasel yun yung ano, diba, may animal ganun. Tapos Ola Dried Fruit Crispy Coconut. Ay, thank you so much the Auday Show for giving us this one. So yan ang mga nakuha natin. So ayun, last full day natin tomorrow, kaya magsha-shower na ako ngayon. Tapos hindi ko alam, baka ayusin ko na yung maleta ko para tomorrow. Ang gagawin ko na lang is maghihilamos, bihes, breakfast, check out ta. Kasi pag alis natin bukas ng 9 AM, kailangan naka-check out na rin tayo, kasi tuloy-tuloy na yung activity natin bukas hanggang sa papunta na tayo ng airport, no? Mabilis lang naman ayusin yung gamit ko. Ayan siya. O, diba? Mabilis lang yan. Ako pa naman, ano lang ako, mabilis lang ako mag-impake. Master packer, diba? So, yun. Siguro ayusin ko na ngayon para konti lang isipin natin tomorrow. So, yan. Nag-enjoy ako sa araw na to. Grabe, highlight of the trip yung Hoi An. Kaso, sobrang ikli lang ng time natin kasi siksikliglig at tumaapaw ang itinerary natin talaga. But, I promise to myself, no, na gusto ko talaga siyang balikan, yung Hoi An. Yung tipong magsistay tayo ng 2 to 3 days doon sa area na yun. Para ma-feel talaga natin, kasi gusto yung vibe niya. So yeah, God willing, makabalik tayo doon sa Hoi An at makapag-stay tayo doon for ilang days. So, ayan, i-end ko na yung vlog. Again, thank you so much kay Danang Tourism for touring us around, and to Cebu Pacific Air for flying us here to Danang, Vietnam. So, good night na fam, and I'll see you on the next vlogmas. Bye! Close to